Hello, what's up? This is Kotman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is about this Chewy Hero Book Pro. So, kung interesado ka, let's start. So, yun. Bago tayo mag-start, syempre, kailangan nyo yung specs at yung price para maset na agad natin ang inyong mga expectations. So, sa kanyang specs and price, ito po. Currently, this is 14,980. Okay? Absorb nyo po, that's 14,980 if you have been canvassing for a budget laptop. Sa specs na meron nito, typically nasa 20,000 to 25,000. Pinakamura na yata 18,000. Yun ay gumakahanap kayo locally ng ganon, okay? So, ano nga ba ang specs nito? Ito po ang kanyang specs, okay? This has a CPU or processor na Intel Celeron N4020, dual core po siya. Ang base frequency po niya is 1.1 GHz at ang boosted frequency niya is hanggang 2.6 GHz. So not bad para sa isang budget na laptop. Ang graphics card po niya is UHD Graphics 600. Ang dedicated VRAM niya lang po is 128 MB ha. 128 MB, so doon pa lang ma-expect natin kung ano talaga ang mga possible na kaya niyang gawin, kaya niyang i-deliver. Ang shared po niya is hanggang 4GB shared, pero wag natin masyadong asahan yung 4GB na shared na yon. Doon tayo mag-focus sa 128 MB na VRAM, okay? Misleading masyado yung 4GB na shared na yon. Although ginagamit yan or nilalagay ng mga vendor ng laptop, mas mag-focus po kayo kapag titingin kayo ng laptop sa dedicated na VRAM niya, okay? Paano ba malalaman or makikita ang VRAM ng isang laptop? Gagawin niyo lang, right click kayo dito sa logo niya sa taas. Yan. And then sa run, i-type niyo lang is DX Diag. Okay? Tapos lalabas doon syempre yung tungkol sa processor niyo. Lalabas yan, nakikita niyo rito yung processor. I hope kita dyan kahit na malayo. Nakikita nyo rito sa display memory is 128 lang talaga ang kanyang VRAM. Pero may approximate shared memory siya. Share. Ibig sabihin dudukot siya sa RAM, sa overall RAM ng system na hanggang 4GB. So yun po, pagtitingin lang po kayo. Gusto ko lang ibigay sa inyo yung tips na yun para sa mga basic user. Pero sa mga advanced user, I'm sure alam nyo na po yun. So bago natin pag-usapan lahat ng kanyang mga kakayahan, punta muna tayo sa kanyang physical na kaanyuan. So basically, papakita ko na lang sa inyo sa video. Pag sa unang tingin, yan, nakikita nyo naman, mukha lang siya actually Apple MacBook, no? Actually mukha talaga siyang Apple MacBook. Lagyan mo lang, mapatungan mo lang yun, tapos malagyan mo lang dito ng sticker ng Apple. Mukha na siyang Apple sa unang tingin lang naman. Okay, and even actually pag binuksan, mukha talaga siyang Apple, oh. Mukha talaga siyang Apple. Siyempre medyo nagkatalo tayo dun sa bezels, kapal sa taas at baba. Sa gilid medyo manipis naman ng konti, pwede na. And then, look at the trackpad. Ang lapad niya ng laki, oh. So makakagala talaga ang inyong daliri pag gagamit po kayo ng trackpad. Hindi po kayo parang naka-squatter yung inyong mga daliri. Alright? Ngayon, sa kanan naman, nandito naman yung kanyang USB 3.0 ang headphone jack at ang micro SD card slot. Sa micro SD card slot, supported po niya hanggang 512 GB. So, natry ko na dito ang 128 GB ko. Good siya, gumana naman. Sa kabila naman, sa kaliwa is nandito ang USB. Parehong USB 3.0 yata ito. Kasi parehong blue eh. Pero ang pagkakaalam ko, mabagal dito sa kaliwang to eh. So, I guess dito yung USB 2.0. The power port and the HDMI port. Yan, HDMI siya. Sa harap, o sa kabilang gilid, wala po. Manipis lang po siya. Pansin nyo na manipis siya. No? Kung titingnan po natin ang isang SSD, ito po siya. Halos makapal lang siya ng konti sa SSD. Ganun po siya kanipis. Magaan lang po ito actually hanggang 1.4 kilogram. So, mahigit lang po siya 1 kilo. And nipis is around 21.3 millimeter. So, manipis lang po siya. Magaan talaga. Pwede nang bitbitin na isang kamay. Ganun siya kagaan. Hindi naman sobrang gaan. May konting bigat pero kaya na ng isang kamay. Sa likod, wala po doon nakalagay except sa black na detail na ito. And then sa ilalim, makikita po natin yung Hero Book Pro Intel inside, kung ilang input. 12 volts po siya and 2 amperes ang kanyang charger. Okay? And as you can see dito, andito po yung lagayan ng M.2 SSD. Okay? M.2 SSD po yan. 256 GB na M.2 SSD. 256 GB. Upgradable po siya hanggang 512 GB. Okay? Makikita niyo dyan sa video, actually pwede siyang buksan. Napakadaling buksan lang. Tatanggalin niyo lang po itong dalawang screw na to. Ganun lang.
pwede nyo na po siyang i-upgrade hanggang 512GB kung gusto nyo lang naman. At ganun lang kadali magpalit. So very good po dyan si Chewy para sa pagpapadali ng buhay ng mga users. Pwede po siyang i-upgrade, ganun lang kadali. Kasi ito mga goma ito, pampastopper para pagka nasa smooth surface siya, kumakapit, hindi mo siya may tutulak. So goods yung part na yun. Alright? So sa keyboard naman and keypad, kita nyo naman malalaki yung keys. Yan, papakita ko sa inyo sa screen. And malaki yung trackpad. And wala po akong problema sa loob ng isang linggo na mahigit na yata ako siyang gamit. Never po ako nagka-problema sa kanyang keyboard and sa trackpad. So, siguro medyo nanibago lang ako dito kasi yung current na laptop ko na ginagamit is may dedicated na numpad. Useful po yung kapag medyo madalas gumagamit kayo or na sa trabaho nyo involved yung pagpipindot ng numbers, parang calculator type. And this one medyo hassle kung ganun ang trabaho nyo, medyo mahilig kayong pumindot ng number. But aside from that, kung typing lang naman mostly, meron naman siyang number sa taas, kita nyo naman siguro dyan sa screen. Andiyan naman yung mga numbers, so not bad na rin, makakapindot na rin naman kayo. Okay, so not bad pagdating sa keyboards. And siguro nitpicking na lang ito, hindi wala naman itong kinalaman talaga sa performance niya. Pag pinipindot nyo lang po siya, parang medyo parang basag lang yung tunog. Pero aside from that, maganda po yung travel niya, sakto lang, may konting distansya mula sa baba, so pag sumayad, good yung pakaramdam. So may konting ingay din yun. Ewan ko kung narinig sa microphone, pero rinig ko kasi rito, medyo yun. Nitpicking naman na yun, pero overall design, overall na accessibility, wow, ang ganda. Oh. Malabo magkamali ka niya. Pag nagpipindot ka dito ng mabilis, malabo magkamali ka ng sunod-sunod kasi may maganda yung gap ng mga keyboards. Okay? And malalaki yung keyboards. Yung bawat keys, malalaki. So malabo na magkamali ka dyan unless na hindi ka talaga sanay mag-type. But kung sanay na sanay ka mag-type, very comfortable po gamitin ang kanyang keyboard. Tapos, sa kanyang trackpad, actually wala akong masasabi sa trackpad eh. Maganda, hindi mo akalain na budget yung trackpad. Budget itong laptop nito. Kasi maganda po yung accuracy ng trackpad niya. Very responsive, wala po mga ghost movement sa trackpad. So, very good po pagdating sa trackpad. Yun lang masasabi ko dyan, okay? Sa processor po niya, nabanggit ko kanina, di ba? Na this is Intel Celeron N4020. Dual core lang po siya. So, please, while napakababa po ng Celeron, alam niyo naman po yata ang thoughts ko about Celeron. Kasi dati may video ko about paano bumili ng laptop. Pero, considering kasi yung price niya, parang mahirap na siyang i-criticize kahit N4020. Okay? So, mamaya siguro papakita ko sa inyo yung performance niya. Okay? This variant nga pala is 8GB na LPDDR4, yung RAM niya. And 256GB na SSD M.2 po yun. Okay? Meron po siyang 512GB, 16GB na variant. Hindi ko lang alam kung magkano yun. But this one, ang presyo po niya is 14,990. Okay? So, nasasabi natin 15,000 na siya. Ngayon, punta naman tayo sa kanyang camera. Dito po sa camera niya, meron naman po siyang 0.3 megapixel. So, mababa po yung kanyang quality ng camera. Siguro ipapakita ko na lang din sa inyo dyan sa screen ko ano talaga yung quality niya. Pero basically, potato po yung camera niya. Ang maximum resolution na kaya lang ng video niya is 480p. 480p lang po. That means hindi siya pwede sa content creation. So, good lang talaga siya or usable. Hindi naman good. Usable lang siya sa video conferencing para makita lang na nandun ka. Pero, kung gusto mo maging maganda, gwapo, siguro maghanda ka na maraming ilaw, bumbilya, kailangan maliwanag. Otherwise, medyo mahina yung sagap niya ng liwanag. So, yes, medyo babaan lang po natin expectation natin sa kanyang camera. Ngayon, sa audio and microphone. Sa audio and microphone, unahin natin yung audio na part. Sa audio na part, supposedly meron siyang 4 speakers daw, sabi dun sa website. But upon testing, checking, hindi po ganun kalakas ang kanyang quality. Maganda naman ang quality, pero yung loudness kulang, bitin na bitin para sa akin. Buti na lang talaga, meron siyang lagayan ng headphone jack. At saka meron din siyang Bluetooth. So, may option ka para maglagay ng wired speaker or wireless Bluetooth speaker or even headset or earphones. Mga ganun. Possible yun. Pero kung aasahan nyo yung speaker niya, wag na wag nyo siyang gagamitin. Okay? Wag na wag nyo siyang gagamitin sa outdoor. Kasi hindi siya ganun kalakas. Kung nasa room kayo, tahimik, kung siya nag-iingay, good yun. Pag napunta kayo sa maingay na lugar, medyo alanganin siya. Okay?
Now, sa microphone, dun siya naman nagsashine. Maganda yung quality niya sa microphone, na tested na namin sa video conferencing and then sa online school, na test din siya for video call. Okay? Maganda po ang quality ng built-in microphone. Tinest ko na po kasi siya, so hindi po kami gumagamit ng external mic. Yung microphone niya lang, meron daw po siyang dalawang microphone and napakalino po ng microphone niya. So, goods po yung microphone niya. Hindi nyo na kailangan mag-connect ng kung ano-anong microphone. Okay naman po. Yun nga lang, tiisin nyo lang syempre. Dahil nga ganun ka-sensitive ang microphone niya, pati yung ingay sa background, malamang marinig niya. Okay? Tapos, punta naman tayo sa screen. Sa screen naman, this is 1080p. This is 1080p screen resolution. Okay? 1080p po yan. So, good job, Chuy. Para sa budget na laptop, meron tayong 1080p. IPS pa po siya. IPS LCD display. Ibig sabihin, kahit na igilid natin yan, nakikita nyo pa rin ang malinaw. Kahit nandito kayo sa gilid na nanonood, kita nyo pa rin ang inyong screen. Napansin ko lang na medyo gustong-gusto ko na part dito sa kay Chewy Hero Book Pro is may pagka-smoky yung screen niya. Hindi kita yung reflection, okay? Kahit na medyo meron kayo sa background na masyadong maliwanag, hindi masyadong nakaka-distract. Although makikita mo pa rin in a way, pero hindi ganun ka-distracting na napakalino na nakikita mo, may tao sa likod, nakikita mo na reflection, okay? Maganda po yung kanyang nilagay na parang screen dito na pang smoke glass, something like that na effect. Hindi siya reflective, which is very nice. Tapos 1080p pa, very nice. Tapos IPS display pa, which is pwede mo siyang panoorin or makita ng nakatagilid. Very nice. Take note, 14,900 lang yan, ha? Nice. Okay, now, for the connectivity naman. Sa Wi-Fi po, supported po niya both 2.4 GHz and 5 GHz. Very nice. Puro nice na sinabi ko, no? Well, considering kasi, actually, reklamador naman ako eh. Kaso nga lang, 14,900. Tapos, ganito na yung makukuha mo. Itsura pa lang, oh, pang MacBook Pro na to. Try nyo po maghanap na similar price na ito sa brand new, ha, hindi second hand. Sa brand new, ganito ang specs. Ganito rin ang price. Try nyo. Konti lang ang makikita nyo, actually. Sobrang konti lang. Typically, ganitong price, ganitong specs, nasa 20,000 pataas. Makukuha nyo siya ng 14,900. Sobrang mura na yung tingin ko. Okay? Mga customers ko kasi pag ipinagka-canvas ko, ganun, nadidismaya ako. Taas. Hindi ko tuloy matubuan. So, yes. One of my racket is buy and sell din ng laptop. Pero medyo stop muna kasi nagkaroon nga ng pandemic. So, yun. Balik po tayo sa connectivity. Supported din po niya ang Bluetooth 4.2. So, pwede po siyang gamitan ng kahit anong Bluetooth na lang. Controller, headphones, speakers, so on so forth. Kahit anong mga Bluetooth na device. Pwede po. So, good po siya doon sa part na yun. Also, i-add ko lang, napansin ko, kasi tinest ko na siya, supported din po niya ang Wi-Fi extender. Ibig sabihin, kung malayo masyado yung Wi-Fi modem mo, tapos yung tropa mo is malayo ang pwesto, pwede mo siyang i-connect sa Wi-Fi mo, i-connect mo itong laptop sa Wi-Fi mo, and then i-activate mo itong Wi-Fi hotspot mode niya. Tapos, pwede niya i-extend yung Wi-Fi. I-extend niya papunta naman sa kaibigan mo ng another 10 meters. So, parang pwede siya na Wi-Fi extender. I-connect mo lang sa kanyang Wi-Fi hotspot. Yun, ito po siya. Mobile hotspot, okay? Hindi po touchscreen ang screen niya. Masyado mahal na kung magiging touchscreen po kasi ito. So, i-activate nyo lang po yan. Pwede siya magiging Wi-Fi extender. Okay? Pang-extend ng Wi-Fi or pang-extend ng distansya ng Wi-Fi nyo. Alright? Ngayon, lipat naman tayo sa kanyang battery. Okay? So, meron po siyang around 5,000 mAh na battery. No, to be exact, 5,000 mAh battery po siya. Lithium ion po ang gamit niya. So, medyo alanganin tayo dun sa part na yun kasi remember, this is 1080p Full HD. Okay? So, medyo mataas ang resolution niya. Ibig sabihin, mataas din ang kanyang requirements. Which makes it a little bit small yung 5,000 mAh na yon. So, ito yung honest na test ko sa kanya kasi ginagagamit siya recently for test the something video conference, okay? Kapag full brightness, 100%, okay? Full brightness, 100%, kaya niya lang hanggang 3 hours at best, okay? 3 hours, minsan 2 hours nga lang eh. Pero marami na masyadong ginagawa noon. Like opening web browser, messenger, may ine-edit sa background, so on and so forth. Habang naka-open yung video conferencing. So, 3 hours, yun yung safe na part, 3 hours. Ngayon, kung light user ka naman, na-test naman namin siya, yung light use lang, ang brightness niya is nasa 60 to 70% lang, umabot naman po siya ng 8 to 9 hours. Nice. 8 to 9 hours kapag binabaan niyo po yung brightness. So, medyo malakas yung brightness niya.
So malakas din po yung battery niya doon sa part na yon. So i-adjust nyo na lang siguro ang expectation nyo pagdating sa battery. Although pwede nyo siyang gamitin habang naka-charge, mabilis nyo nga lang masisira yung battery, which is mas hassle in the long run. So kung may iwasan nyo sana yon, huwag nyo i-gagamitin ito habang nakasaksak sa charger. Okay? And speaking of charger, ang charging naman po yan is umaabot ng 2.5 hours to 3 hours. So medyo may katagalan ng konti, but siguro dahil may naka-open sa bahara. Basta yun ang gamit ko eh. Nasa 2.5 hours to 3 hours bago siya yung full charge from 20%. Understood? Okay, malinaw na tayo ng part na yun. At least malinaw yun. By the way, baka hindi ko nabanggit sa inyo, ang katawan pa nga pala ni, ano, ni itong full body ni Chewy Hero Book Pro is plastic lang po ito. Wala pong bakal sa part na to. Plastic po ito, polymer plastic. So, that is why magaan po siya kasi gawa lang po siya sa polymer plastic. So, medyo, although feeling matibay siya, huwag mo naman po natin siyang ituring na parang invincible na. Okay? Finally, ipata tayo sa pinakahintay ng lahat, ang kanyang performance. Remember, ang kanyang specs is Intel Celeron N4020 na dual core lang na may 2.6 GHz na boosted frequency. Ang kanyang RAM ay 8GB LPDDR4 and 256GB na SSD, M.2 SSD. Ngayon, just to be honest with you, yung processor po niya na Intel N4020 is the only thing na nagbabottleneck dito sa performance niya. Lahat ng nandito sa kanyang spec, performance level, pwede po sana sa pangmabilisan, pangmatindihang gamit. The problem is, kung mapapansin nyo, nung ginamit ko siya, yan, so makita yung Jesus screen, lagi siyang nagwa 100% yung processor. Ibig sabihin, siya po yung bottleneck. Yung RAM, hanggang 4GB pa lang nagagamit. Yung SSD, halos wala pang 20% ang nagagamit na totoong power niya. Pero si processor, umabot na agad ng 100%. So, basically, bottleneck talaga. Si processor po ang nagiging hindrance or nagiging limit na maximum performance. Siya yung parang pumipigil sa totoong kapangyarihan sa ng ibang mga piyesa. So yeah, bottleneck si N4020. Pero, if you will be asking kung okay ba siya for editing, gaming, so, tinest ko siya, ito po yung gaming niya. Mapapansin nyo, most of the games, mas nag-work lang siya either sa low, at best, medium settings lang sa gaming. Iwasan nyo po mag-high settings, especially kapag masyado ng demanding yung mga games. Hindi po to pang gaming talaga. This is Intel Celeron 4020. Hindi po siya pang gaming and mahirap po mag-expect, okay? Medyo practical po tayo ha. Mahirap pong mag-expect ng gaming performance sa isang 14,900 na brand new na laptop. Imposible po yun. Try nyo kang maghanap ng ganon, na similar na ganitong specs. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Mahihirapan po kayo maghanap ng ganon. And kung meron man na malapit sa performance niya na ang presyo is 14,000, I'm happy for you, pero konti lang ang makikita niyong ganon. Okay? Meron, pero konti. So, editing, napansin nyo, ginamit ko po siya sa 1080p 60fps na video editing. Medyo garal-gal siya nung nagpapan ako, nag-check ako ng mga scenes. Tapos nung pin-reduce ko na, umabot po siya ng 1 hour and 26 minutes. Bago niya natapos ang 1080p na 10 minutes video ha. 10 minutes video po yon, 1080p at 60fps. Ngayon binabaan ko naman sa 5 minutes na lang. Tapos yung 1080p ginawa ko na lang 30fps. Doon natapos po niya ng around 26 minutes. So, pwede po siya sa editing. Pwede naman, kahit paano. Pwede po siya sa editing. Pero, expect nyo na medyo may katagalan or may kabagalan siya ng konti. Magkakaranas kayo ng konting hiccups at saka konting delay. Like kunwari, 5 minutes lang, inabot pa ng 26 minutes bago matapos, bago niya ma-produce yung buong video. So, pwede sa editing, pero huwag kayo na lang mag-expect na mabilis siya matatapos. May kabagalan po talaga siya. Kasi dual core lang po ito. At 2.6 GHz lang ang boosted frequency niya. Understood? So, my final verdict. Good ba si Chewy Hero Book Pro? Well, kung pag-uusapan lang natin ang price, good na good po. I-recommend ko po siya sa kanyang price, 14,900. Meron na kayong brand new, ganitong specs, ganitong itsura. Good na po yun. Panalo, okay? Pero, kung nitpicking kayo, naghahanap kayo ng gaming, okay? To be realistic na lang talaga tayo. Be realistic, wala kayong mahanap na 14,900. Brand new sa 14,900, okay?
pataas yan. Yung mga gaming na sinasabi nyo, 30,000 pataas po yon. Even kasi na maghanap kayo sa 25,000 na price point, may mahanap, maghanap kayo, 25,000 price point, wala naman kayo makikita doon na mayroong RTX 3090. Posible yun. Yung 25,000 nyo, yun na yun yung presyo ng RTX eh. Hindi pa laptop yun, video card pa lang yun. So, huwag na po tayong magpanggap na mayroong pasok na RTX at saka Intel i7 sa 14,900. So, para sa akin yung price, yung price point niya, goods po ito. Goods po ito sa mga online schooler, sa mga mahilig lang mag-browse, online shopping, online business, na light ang ginagamit lang ng mga softwares, video streaming, okay, mag-i-stream kayo. Pero kung mag-game streaming kayo, medyo alanganin ito kung gusto niyo mag-game stream. Video streaming lang, like manonood lang kayo ng Netflix at saka YouTube. Pero kung kayo mismo ang mag-i-stream, kasi gamer kayo, wag po to, malabo to maging ganun, maging useful sa ganun, malamang mahassle lang po kayo. Yun lang masasabi ko rito kay Chewy HeroBook Pro. Para sa akin, highly recommended siya sa price, okay, but overall performance, tapos yung performance niya at saka itong mga kasama na features, pasok din sa price niya, okay? Sa price lang po tayo tumingin na. Kung hindi ko ang market nito kasi hinahanap mo makapaglaro ng Fortnite, wow, be realistic naman. I'm sure ang Fortnite, gagana yan, magiging smooth lang yun sa around 30,000 to 50,000 na laptop. This is 14,900. So, recommended ko po siya sa price niya. Goods na po to. Mga online schooler, goods po. Na-test ko na rin siya. Kita nyo naman sa video, na-test ko na rin naman talaga siya for online video conference. Any video conference, goods na siya. Okay? So, hanggang doon na lang. So, sa tingin nyo, magugustuhan nyo ba ito? Pasok ba ito sa inyo? Baka naghahanap kayo ng bad budget na laptop. Ito na yon. Okay? So, yun. I hope naging useful ito and I hope in the future marami pang makapansin sana sa akin na brand na mag-review ng mga laptop and PC. Kasi mas, actually, mas gamay ko ito kaysa cellphone, sa smartphone. Mas fan ako ng mga laptop kasi. Pero, let's just hope for the best. Law of attraction. Boom! Panis! Kung bago ka lang dito at nagustuhan mo naman ang content na to, kahit na medyo parang nagkukwento lang sa barkada, don't forget to subscribe, like, and share! So, ganoon lang. This is Kotman. I'll talk to you again soon!